Good morning po sa inyong lahat. Isa pang liyugto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay pinagpapala ang tumutulong at nagbibigay. Pinagpapala ang tumutulong at nagbibigay. Maminama ko isa po ba parang kayo pa kinakapos sa inyong budget, sa inyong pera? Na tuloy hindi kayo makabayad ng tamang oras, ng nasa panahon, ng inyong mga bills? O kulang po ang inyong pamalengke o pang grocery? O tayo makabayad po ng upa na ating bahay na kailangan tayo makiusap uli? Ngayon po, maraming mga dahilan, no? Kung ba't tayo po'y kinakapos sa pinansyal? May talagang napakabilis ng pagtaas ng presyo ng mabilihin, hindi po makahabol ang ating kinikita. Maring tayo po ay hindi marunong magplano o mag-budget ng ating magastusin. Maring po ang ating pera na uubo sa mga utang, maluho, mga pagbili ng mga bagay niya naman talaga ating kailangan. Ngayon po, isa pa maaaring dahilan ay sabi po sa 2 Korinto 9:6 ng Biblia, dahil puro on the tapwat, sinasabi ko, ang nag-aasig ng bahagyana ay magaani namang bahagyana. At ang nag-aasig na sagana ay magaani namang sagana. Para po sa akin, sabi ni Pablo po sa verse na ito, ay ang prinsipyo ukol sa pagtulong sa mga kapatid na nangailangan. Ngayon po, kung tayo po ay maramot sa pagtulong at pag-ibigay, kakaunti ang ating pagpapala. Ngunit, kung sagana po ang ating pagtulong-pag-ibigay sa mga nangailangan, at rin pong pagpapala na tanggapin ay sagana rin. Kasi sabi nga po sa Kawikaan 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya kung minamalawag nawa tayong mag-atubiling tumulong at magbigay sa mga tuwi na kailangan, lalo po sa ating kapatiran. Ang pagkapala po ng pagtulong ay hindi lamang sa tinutulungan, pagpaaring mga minamahal, kapalain din ang tumutulong. Kaya tayo po'y tumulong at magbigay. Maraming salamat po.